This time, we have this pattern, verb 1 te form, or verb 1 nai form, nai de verb 2. Ano ibig sabihin ito? If verb 1 is an action or condition which accompanies the action denoted by verb 2, parang in simple words, in Tagalog, parang kasama, ginagamit, kasama, with, parang ganon. Pero this time, naka-verb. Okay, halimbawa, just to give you an example, shoryu o tsukete tabemas. So, verb 1 is te, and then we have verb 2, di ba? So, we eat it with soy sauce. With lang siya. Yun ang ibig niyang sabihin. So, ang te form pala, kasi before, inaroon natin te form, kapag may kasunod kang another verb, tapos meron ka pang object here, ang ibig sabihin pala nyon, kinakain ko siya ng may toyo. So, dalawa pala. So, hindi lang pala yun ang meaning ng te form. Meron pala siyang ibang ibig sabihin kapag ito ay ginamit mo sa isang action na meron kang object kagaya ng soy sauce. So, paano kung sasabihin ko na we eat it without soy sauce? Eh di gagawin mo siyang shoyu o tsukenai de tabemas. Kasi yan o, nakanai form siya. Di ba may mga gantayo, halimbawa, ay, hindi. Ano, pag kumakain ako niyan, wala naman suka eh. Hindi ko ginagamitan ng suka yan. So, pagka ganun hindi, edi naide yun. Naide. Oh. Halimbawa, ayan, ito kagaya nito. Umiinom ako ng kape ng walang sugar, walang sato. Di ba? Sato o irenaide nomimas. Or umiinom ako ng milk tea with 90% sugar. So, 90% no sato o tsukute nomimas or irete nomimas. So, ganun lang siya. Kapag positive, meron. So, te and then verb 2. Pag wala, naide. Okay, bago, diba? Okay, let's go. Ito yung negative niya. Shoyu o tsuke naide tabemas. Hindi natin masabi, no? Lagyan natin dito ng ano. Halimbawa, o sushi wa. Sushi. O sushi wa shoyu o tsuke naide tabemas. Kumakain ako ng sushi without soy sauce. Ito naman, let's say for example, gohan. Gohan wa shoyu o tsukete tabemas. Kumakain ako ng kanin with soy sauce. Gets? So, verb te naide, verb 2. Okay. For example, I drink it with creamer. Example ko to. Kurima o irete nomimashita. Ba't ba ako naka-past tense? Pwede rin nomu or nomimas. Gets? Gets ma? Okay, game. I paste it with glue. You know glue? I know glue, pero hindi ko pa alam yung Japanese na glue. Nori. Nori. Nori? Nori. Nori o paste? I paste it. Ano kaya ang paste dyan? Wala ba dito sa atin? So, parang to put them, di ba? Nori? I mean, to put them. Tingnan ko anong ginamit ko, ha? Nori o tsukete harimashita? Tsukete din. Kasi tsukete is to put, eh. So, parang gano'n rin, to paste or to put. Harimas is what? Parang isinabit something, I paste it. Baka sa wall, I paste it with a glue. With a glue. Okay, next. I cook it with oil. What is oil? Oil. Parang sa ano natin ito, sa kanji natin inaral yung oil. Abura. Yes, abura. Abura. Abura o... Ryori. Abura o... With. So, ito na rin siguro gagamitin mo. Tsukete? Oo. Pwede tsukete, pwede tsukate siguro, no? Kasi use eh.
and to use. Mm-mm, Ang pwede. tao sukete cook. Ryori shimasu. Ah, yan. Or pwede rin irete. Madami naman pwede eh. Tsukete, tsukate, irete, ryori shimasta. Ilagay. Oo. To put. I watch television with popcorn. Popcorn o... I watch television with popcorn. Popcorn o... Sabete? Okay, sabete na natin. Baka pwede naman. Popcorn o tabete. Watch television. TV. Popcorn o tabete. And then watch television. Terebio. Terebio. Ni Masha. Tingnan natin. Hi. Teribi wa popcorn o tabete mimashita. Oh, pero pwede rin yung isang mong translation. Yung ano, popcorn o tabete mimashita. Or pwede rin yun. Gets? Pareho naman siya. Pareho ng meaning. And then, I chat with coffee beside me. So, kohi o ate shaberimasu. Ate. Mm-mm. O kasi, pwede rin, meron. Pwede rin ganito. Kohi o non de shaberimasu. Mm-hmm. So, madami namang pwede mong gamitin na same naman ang meaning niya. Diba? Mm-hmm. Oo, kahit ano. Kaya dito nga eh, sa number 3, abura o, pwede siyang tsukate, irete, tsukete, diba? Pwede. Mm-hmm. Okay. Ang importante, ang hirap lang ko na gawa ng ano, ng sentence. Kasi, parang yun sa TV, parang, ano yung gaga, parang, ako yung mag-iisip ng word. Ah, ganito siya. Afternoon, ganun. Tingnan mo kung nasaan ang with. Halimbawa, number one, with creamer. E di kurima o irete. With glue, nori o tsukete. With oil, abor o irete. With popcorn, popcorn o tabete. With coffee, kohi o ate. Di doon sa mga ano na yon, sa object na yon, doon sa mga ikakabit yung verb te. Kasyo? Okay? And then, saka mo ilalagay yung second verb. Hanapin mo ang second verb. Drink, paste, cook, watch, chat. Ilagay mo siya sa dulo. Usually kasi ganun ang ano eh, ang Japanese sentences, di ba? We usually translate first the last. And then saka mo ilalagay yung nauna niya. So transposition ba? Transposition ng words. Okay? Taijoubu desu ka? Okay, so i-ano mo to ha, screenshot mo to. Oh my god, nakalimutan kong isend pala sa yung iba pong PPT, ano? Sige, sige. Oo, ipaalala mo sa akin, Robel. Alam mo naman ako ay madami ng pinagdadaanan sa buhay. Okay. So, example naman natin yung naide. Kasi ito lahat ng to, maite. So, ibig sabihin positive. Mm-hmm. Paano yung naide? Okay. So, this pattern is used when the speaker indicates a course of taken or out of two alternative possibilities. Ah, so, nasa luma pala itong book, pero sige, i-ano ko na rin. Wala kasi ito sa bago eh. Ah, meron pala, decision to perform one or other of two mutually exclusive alternative actions. So, ibig sabihin ito, in English ay instead of. Instead of. So, verb na yung form, verb one na yung form, verb two. So, halimbawa, sa pag-Sunday, instead na gumala ako, mag-stay na lang ako sa bahay. Mm-hmm. O kaya naman, instead na kumain ako ng sweets, kakain na lang ako ng gulay. Instead na mag-TikTok ako, magbabasa na lang ako ng kanji. So, you have verb, naide, verb two. Okay po. So, tatoya ba? Nichiyo, biwa, doko mo ikanaide, uchide, yukuri, yasumimasu. So, doko mo ikanaide, uchide, yukuri, yasumimasu. So, paano natin sasabihin na, instead na mag-TikTok ako, magbabasa na lang ako ng kanji. TikTok o shinaide, kanji o gambate, benkyo shimasu.
Gets? Mm-hmm. Instead na uminom ako ng milk tea, mag-inom na lang ako ng chaa. Mirti o nomanaide o cha o nomimasu. Okay. Gets? Instead na bumili ako ng sa Shopee dahil 11-11 daw at saka sa grabe oh, nangyari. 11-11. Grabe ang mga Pilipino. 11-11 na ngayon. Yeah, grabe ang mga Pilipino, Rubel. Alam mo yon, parang na-realize ko na I don't know, parang ito lang ba ang ating pinagkakaanuhan? Isa na tayo mag-ipon. Ay, Diyos ko, inaabangan ang mga sale. Anyway. So, may pera. May pera sila. Tayo wala. May pera ba? hindi kasi ako naaanohan ng mga ganun. Yung parang wala akong pake kung mag-sale kayo because I can buy naman kahit hindi sale. Ay, ang yabang o baga. O di baga. I mean, hindi ako para makipag-anuhan ng ganun. Anyway, yeah. So naide-naide, halimbawa, instead of watching television, I would rather exercise. So teri bi omi naide, taiso shitaides, or taiso shimasu. Gets mo na? So dalawa din ang verb ha? Verb 1, verb 2. So this time naide. Okay, tingnan natin. I will go to Japan instead of going to America. So, kailangan mauna ang naide, ha? So, mag-isa tayo kay Amerika. Ako muna gagawa. Amerika e ikanaide nihon e ikimas. Mm-hmm. Number two, instead of sleeping, I'd rather read books. Mauna instead, right? Mm-hmm. Okay. So, kasi yung ininegate mo siya, di ba siya yun? Nemas. Negative ba? Nenaide. Negative. Nenaide. 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 Hon o yomimasu. Tama. Okay. Nenaide hon o yomimasu. Sambang. I will study Japanese instead of going to that party. Party e ikanaide nihongo o bekyou shimasu. Okay. Good. Pati ay kanaide, nihongo benkyo shimasu. Instead of drinking beer, I'd rather drink juice. Biru o nomanaide, juice o nomimasu. Good. Yes. Biru o nomanaide. Mali ako. Nomanaide, juice o nomimasu. Okay, number five. Instead of going out, I'd rather rest here at home. Then dekakenaide. Yasumimasu. Tingnan natin. Dekakenaide iye ni yasumimasu. Iye. Okay. Of course, ano, basta kung nasan yung instead, yun ang uunahin mo. Kasi ibig sabihin, ininegate niya yung unang verb mo. Pero may mga translation kasi na nauuna ang instead, kagaya na number two, instead of sleeping. Sa number one naman, I will go to Japan instead of going to America. So, aabangan mo yung instead. Mm-hmm. Mm-mm. Okay? Now, can you give me an example of one sentence na pwede mong gamitin ang naide? Sa buhay mo. Isa lang. Pwede mong magamit sa trabaho, ganun.
So, sorry, masa to sit po, di ba? To sit, yes. Let's have some examples. Number one, can you, ano, try to read and then i-translate mo sa akin kung na-gets mo to. Go. Watashi ga ita? Mm-mm. Watashi ga ita toori ni? Mm-hmm. Kudasai. Okay, si Tori ito. Oh, Tori ni. Ano nga, ayun, Tori ni. Copy? Watashi ga ita tori ni itte kudasai. Whatever. Ano, please say, ite kudasai. Diba dun muna tayo? Please say. Ang mauna po yung huli. Itra-translate mo doon pa huli, please, sa huli. Please say what I'm going to say. Mm-mm. Please tell me what I said. Ite kudasai. Ita kasi to eh. Please tell me what I said. Or in Tagalog, ulitin mo nga yung sinabi ko. Sinabi ko. So, past tense, di ba? So, itatori niyo. Okay, number two. Sensei ga yatsuta to... Sensei ga yatsuta tori ni... Yatta tori ni. Sensei ga yatta tori ni yarimashita. Yarimashita? Mm-hmm. Shimasu yan, di ba? Yarimasu is shimasu. Mm-hmm. Yatta tori ni? Mm-hmm. So, I did what the teacher did. Sensei ga yatta tori. Yarimashita, yatta pa. Iisa naman siya, di ba? So, I did what the teacher did. Siguro nag-exercise. O, gayahin niyo ako. So, ginaya ko siya. Diba? So, yarimashita yon. Number three. Ano po yun? Shigoto. Shigoto ga owatta. Ayan. Ito ang kanji ng ato, ha? Yes, yes, yes. Shigoto ga owatta ato de nomi ni ikimasu. After I finish work, let's drink. Okay, good. So, yun yan. After finish work. Number four. Setsume. Explanation. O, aita ato de? Kita ato de. Setsume o kita ato de? Ano po yun? Shitsumon. Question. Shichumon shimashita. Okay, ano yun? Sune o... after... I see the instructions. Kita is, ano, listen. Kikimasu, diba? That's sune o kita ato de. After I listen to the instructions. I ask questions. Ah, shitsumon shimashita. Kigobang kasa. This is the end of kasa. Mukha talaga siyang kasa, di ba? Kasa o sukate? Mote dekakemasu. Mote dekakemasu. Kasa o mote dekakemasu. Ano yun? Te, verb te. I open the umbrella. So lumabas ako may umbrella with. I went out with umbrella. Di ba yun ating verb te? Di ba kanina verb te? Oo.
hantay niya ng naide. Lumabas akong walang umbrella. Ah, so, yeah. Okay. More, okay. Oh, ang naide. Okay. Number six. Asagohan o tabete de kakemas. Ayan, yun pa rin. Ganun din siya. Asagohan o tabete de kakemas. I went out eating my breakfast. Oh, so parang sa Tagalog, lumabas akong kumain na. Ah, parang ganon. So nakakain na ako. Oo, parang ganon ang meaning niya, ha. Kapag ganyan ang sitwasyon. Kasi okay, wala siyang no, tabete de kakima. So lumabas akong kumain ako. Ganon. Okay, nanabang. Nichiyobi de mo ikanai de uchi ni imasu. Ah, ito yung fresh na fresh kanina. Instead of instead of going out on Sunday, I will stay at home. I will stay at home. And then, Hachibang? Erebeta ni noranai de kaidan. Kaidan o tsukaimasu. So, ano yung sabihin? Instead of using, riding the elevator, I use the stairs. Okay? So, ito yung parang breakdown no, ng lahat. Pero bago ako magmatome, so bigyan ko muna ng ano ha, itong ating mga special words, vocabularies. So, ito yung ka means or. Okay, sample natin dito. Nani ganumanay. So, nani kanumanay dapat. Nani kanumanay. Anong gusto mong inumin? O tsaka kohi ka. So, that means or. Okay? So, ito ay parang deska, ocha deska, kohi deska, di ba? So, colloquial, you just drop the des and then you add ka. Okay? So, how about saki? A while ago. Iba to sa saki ni, ha? Yung saki ni, previous or for going, di ba? Saki is before. Ito, with small tsu, a short while ago. Kanik-kanina lang in Tagalog. Kaya halimbawa, saki Tanaka kunwa ni tayo. Nakita ko si Tanaka kanina, kanina lang. That's saki. Saki. Basta magkaiba sila ha, yung saki ni at saka saki. Meron po ba yung word na saki ni? O yun yung isa? O saki? Yun yung isa. Wala siyang small two. Okay. Ito saki ni lang ha. Okay, wala siyang small two. Okay, and then, boom, is portion for. Ginagamit siya usually kapag ano. Halimbawa, kanina. Oo. Pero ito, meron siyang ano. Halimbawa, mo hitori bung no aki wa arimasu ka. Meron pa bang isang seat for me? Parang literal na, meron pa bang portion for me? Hitori bung. For one person. Portion for one person. Parang ganun. So, mo hitori bung no aki wa arimasu ka. Aki kasi here is parang space. So, meron pa bang isang space for one person? So, yun yung gamit ni bung. So, iba siya dun sa bung na ano. Usually, itong bung na ito ay ginagamit kay hitori bung. Para bang portion per person. Yun, portion per person. Halimbawa, pag-order ka sa restaurant, sasabihin mo, ay, good for one person lang po ito, ha? Hitoribong lang po ito, ha? Good for two persons, futaribong po ito, ha? Ganon. For group po, grupo bung po. Ibig sabihin, good, shareable po ito for all po kasya. Ganyan. Okay? So, ito yung mga vocabularies na gusto kong